Jesus. Praise God. Okay, so purihin ang Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Salamat sa Diyos, sa kanyang kabutihan. Amen. At salamat sa pribilehyo na tayo ay magkakasama ulit na mag-aaral. Praise God. So salamat sa Panginoon. Pagkakataon na patuloy niyang pinapagkalob sa atin, tayo muli ay mag-aaral, mga kapatid. Praise God. So, nawa, mabuti ang kalagayan nating lahat. At dalangin ko na manatili ang biyaya ng Diyos sa atin, ang proteksyon at pagpapala niya ay sumatay. Amen. So habang mga kapatid tayo ay nagpapasimula, marapatin natin na mag-pray na tayo upang makapagtuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral. Okay, so sa gabing ito mga kapatid ay inanyayahan ko yung lahat na dumulog sa Panginoon at tayo ay muling magpapasalamat. Hingi ng gabay niya sa gabing ito. So let us pray, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sinasamba ka namin, pinataas ka namin. Iisa, makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa proteksyon. Sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, lalo tigit, Panginoon. Maraming salamat. At minsan pa, O Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo, Lord, na nagpapakumbaba. Lord, sanctify our hearts and our minds, Lord, upang manatili, Panginoon, Diyos, ang direksyon mo sa aming buhay. At sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin ang salita mo, mensahe mo na magbigay ng kaunawaan at patuloy na direksyon, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Kay Lord God, inakalagan ko ang espiritu ng kaliwanagan kung nasa naroon po ang iyong mga anak, Panginoon. Inakalagan ko ang karunungan, kaalaman, kaunawaan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Sapagkat sa sarili po namin, Panginoon, magagawa kaya, Panginoon. Maasa kami sa iyo, sapagkat sa iyo po ay makikita namin at napapatunayan ang tagumpay. Tunay na tagumpay na aming masasaksihan, Panginoon. Kay Lord God, tukuban mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At sinasaway namin ang gawa ng kaaway sa gabing ito, Lord, habang dalangin naming lahat ang tagumpay na tanggapin ng bawat isa, Panginoong Diyos, sa kapurihan ng iyong pangalan. Lord, we honor you, we worship you. We give you all the glory, we give you all the praise as we claim the victory in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We pray. Amen. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen.
Amen. So, purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, at nawa tayong lahat ay nasa magandang kalagayan. Amen. Upang patuloy tayong maging attentive sa pag-aaral. Okay, so muli, pagbati sa ating lahat sa pangalan ng mapagpalang Panginoong Hesukristo. So sa gabing ito ay itutuloy natin ang ating pag-aaral, ang study and grow, mga kapatid. Amen. Sa gabing ito ay September 29, 2022, mga kapatid, at sa study and grow natin, ang ating series ay Titles of God's People in the Bible. So pang ano natin ito, pang 37th, mga kapatid. Amen. So, under our series, ay atin pong pinag-uusapan, mga kapatid, ang pagpapatuloy patungkol dun sa pang-anim. Pang-anim na title yung ating pinag-aaralan, mga kapatid, which is Friend. Okay, salamat sa Panginoon dahil tayo ay ino-offeran din niya ng relasyon na tayo'y maturingan at matawag na mga kaibigan, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Amen. So, ang teksto natin ay nasa John chapter 15. Babasahin ko na lang yung verse 15, mga kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon mismo, si Jesucristo, mga kapatid. Henceforth, I call you not servants. Sabihin niya sa mga alagad na patunayan niya na sila, subok na niya, dahil nakasama niya sila, mga kapatid, more than 3 years. Amen. Tiyak ng Panginoon na nakapasok na sila sa qualification niya, na sila ay matawag na mga kaibigan. Kaya sabi ng Panginoon, at this point, sabi ng Panginoon, simula ngayon, ay hindi ko na kayo tatawaging mga alaga. Okay? Kaya sabi niya, for servant knows not what his Lord does. Dahil ang alipin, walang alam yan kung ano ang plano ng Panginoon. Dahil umiikot ang buhay ng alipin sa pagsunod ng kautusan. Okay? But I have called you friend. Thank the Lord, mga kapatid. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. So, ang Panginoon, mga kapatid, ay may mga magagandang bagay. Ang term nga ginagamit, mga kapatid, ay mystery. Okay, misteryoso. Pero sa kanyang pakikipagrelasyon ay pwede niyang ipahayag sa mga tao. Okay. Bilang kaibigan niya. Kaya napakagandang maglingkod sa Diyos dahil hindi lang siya master, mga kapatid. Amen. Kung hindi, marami siyang pwedeng i-offer na relasyon sa atin. Kaya nga, ito yung hinuli kong isang uri ng relasyon natin sa Kanya. Dahil, mga kapatid, sabi ko nga, pag servant, may distansya tayo sa Panginoon. Master siya. Okay? Servant ka lang. Marami kang hindi alam, sabi ng Panginoon, pag servant ka lang. And then, itong friend, and then children, mga kapatid. Okay? Pero pag children tayo, tatay pa rin siya, mga kapatid. Siya pa rin yung talagang may authority. Bride, yun yung pinakamalalim na relasyon, mga kapatid. Bride tayo, siya yung bridegroom. Pero, sabi ng Bible, yun pa rin ang ulo, siya pa rin yung ulo, mga kapatid. Kaya inuli ko itong friend dahil, sabi ko nga, pwedeng maging magkaibigan ang isang presidente at isang hardinero. Okay, wala nang estado ng buhay doon, mga kapatid. Kaya kahit siya ay Panginoon, kahit siya ay master,
kung kaibigan natin siya, mga kapatid, ay ni-level niya, mga kapatid, ni-reach niya tayo. Salamat sa Panginoong Diyos. Okay? Hindi natin siya ni-reach, ha? Hindi tayo tumaas, mga kapatid, na ni-level natin ang Panginoon. Hindi. Inabot niya tayo sa baba at kinaibigan niya tayo kagaya ng ginagawa niya ngayon. Kinakaibigan tayo ng ating mabuting Panginoong Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Okay? So, mga kapatid, ngayon natin ma-realize kung gaano tayo pinagpala sa pagkakakilala sa Panginoon. Dahil pag wala tayong alam sa Bible, Diyos lang siya, hanggang doon na lang. Which is, mga kapatid, kapag inalam pala natin, kinilala natin siya sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, ay makikita natin ang daming gagawin ng Panginoon para lang maabot tayo. Grabe talaga itong Diyos na ito. Kaya, pag naiintindihan mo yung mga ginagawang effort ng Panginoon, yung mga plano niya, mga kapatid, pag nakita mo lahat yan, pag malinawan ka, ayan na lang, pag malinawan ka sa lahat ng ginagawa ng Diyos para ikaw po ay maabot niya, hindi mo iisipin na aalis eh. Hindi mo iisipin na tumigil na maglingkod sa Kanya dahil nakita mo, mga kapatid, eh, kung gaano niya tayo abutin. Okay, kaya pag katulad noon, wala tayong alam sa Biblia, Diyos lang siya, hanggang doon na lang, mga kapatid. Ama namin, Diyos namin. Hanggang doon na lang. Na pwede palang maraming relasyon na i-offer niya sa atin, mga kapatid. Kaya sana simula ngayon, lalo niyong i-enjoy ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. I enjoy, mga kapatid, studying the Word of the Lord. I enjoy it. Halata naman, di ba? Mga taga Santa Cruz, no? Dahil marami tayong pagtuturo dito. Okay? Maraming pagtuturo tayong schedule dahil hindi lang ako nag-i-enjoy na mag-aral ng salita ng Panginoon. I also enjoy sharing, mga kapatid, ng mga mensahe ng Panginoon na pinapagkalob niya sa atin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Okay, so sa gabing ito, review natin yung napag-usapan natin last Thursday. Okay? Na, mga kapatid, ang Panginoon ay nag-offer ng friendship. Pero ulitin ko, kagaya ng nabanggit ko noong Thursday, we don't just bump Him on one occasion or one situation and then naging kaibigan na natin siya, mga kapatid. So, bilang mga tao, tayo din po ay ganon. Wala pong nung nagkita kayo, nagtinginan lang kayo mata sa mata, ay, oh, magkaibigan na tayo, ha? Hindi ganon, mga kapatid. No. So, ang napag-aralan natin, malinaw na meron ding qualifications. Kaya nga, please lang, mga kapatid, inaalam natin kung paano makipagkaibigan sa Diyos, hindi upang malayo sa Panginoon, na, please lang, mga kapatid, please lang, inaalam natin kung paano makipagkaibigan sa Panginoon dahil gusto nating maging kaibigan ng Panginoon. Dahil lahat tayo na nanonood nito ay sisingilin tayo ng Panginoon isang araw dahil haharap tayo sa Kanya. Nalaman natin kung paano makipagkaibigan pero ayaw pa rin natin siyang kaibiganin, mga kapatid, may problema. Kaya nga, i-treasure natin itong moment na ito dahil hindi po basta-basta yung nakikipagkaibigan sa atin. Hindi lamang siya pastor, hindi lamang siya, mga kapatid, hindi siya hari lang, hindi siya politiko, mga kapatid, hindi siya general o kung sinong mga taong may mga matatas na profesyon na pwedeng offeran tayo ng pakikipagkaibigan. Amen. Siya ang Panginoong Diyos, may-ari ng lahat at lumikha sa atin na nag-offer ng pakikipagkaibigan, mga kapatid. Amen. So, noong
Thursday ay napag-usapan natin yung kung papaano maging kaibigan ng Panginoon. Dahil nag-offer siya ng friendship, kailangan alam natin kung papaano. Dahil ang tao, pwede kang lukuhin ng kaibigan mo eh. At pwede kang iwanan ng mga naging kaibigan mo. So siguro hindi tayo nag-iisa dito na may mga iniwan tayo ng kaibigan, mga kapatid. Amen. Meron ba akong kasama diyan? No, lahat ng tao siguro naman ay nakaranas nito na meron kang kaibigan na iniwan ka rin ng kaibigan mo, mga kapatid. Okay? O tayo din, nag-iwan din tayo ng kaibigan, lalo na pag hindi mabuting kaibigan, iwanan talaga natin yan, mga kapatid. Nga, dahil ako ay mapili din ako sa kaibigan. O dahil yun nga, napag-aralan din natin last Thursday, na may kasabihan tayo na sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Kaya nga, tayong mga taga-church, mga kapatid, tayong mga church people, dapat ang mga kaibigan natin ay nandito sa simbahan. Okay? Dahil ang pangit, nasa pamilya tayo ng Panginoon, nasa gawain tayo ng Panginoon, nasa church tayo, lagi tayo nasa church, sabihin ko na lang ganun, pero ang mga best friend mo ay puro mga tagalabas, mga kapatid. So, yun nga yung kasabihan. Sabihin mo kung sinong mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Okay, kaya purihin ang pangalan ng Panginoon sa gabing ito. Amen, kung kaibigan natin ang Panginoon, ibig sabihin, amen, gusto rin natin maging mabuting mamamayan o isang tao dahil ang Diyos natin ay nag-iisang mabuti, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So, how to be friend ay napag-usapan natin yung dalawa, mga kapatid. At ito yung mga qualifications na na-tackle natin last Thursday, mga kapatid. Amen. Yung number one ay ang pananampalatayang may gawa. O nga naman, kung pananampalataya lang, lahat naman ng tao may pananampalataya, ano? Di sana, kaibigan ng Diyos lahat. Hindi, pero si Abraham, yung naging ehemplo na siya po yung taong hindi lamang nanampalataya, kung hindi yung pananampalataya niya ay may gawa. Sa lahat ng sinabi ng Panginoon, sinunod niya lang, mga kapatid. Walang tanong-tanong, wala ng explanation, mga kapatid. So iba-iba sila, hindi kagaya si Gideon, di ba? Si Gideon, naghahanap pa ng mga signs. Okay, so iba-iba eh, pero inu-honor ng Diyos. Dahil hindi naman tayo magkaka-level ng pananampalataya eh. Okay? Dahil meron tayong measure of faith, sabi nga ng Book of Romans, mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali sa 12:3. May mga measures of faith, iba-iba levels ng faith natin. Pero in-honor pa rin ng Panginoon si Gideon. Okay? Kahit gusto niyang makumbinsi muna siya ng Panginoon, bago gumawa. Si Abraham, mga kapatid, grabe itong taong ito. Okay, kahit walang explanation, kahit wala pang prueba, through message lang, mga kapatid, sa pamamagitan lang ng salita ng Panginoon. Kaya nga makikita ang taong mataas ang pananampalataya kung sa salita pa lang ay sumusunod na, mga kapatid. Doon yung palatandaan. Amen. Yan yung makikita natin sa isang sinturyon. Sa Matthew chapter 8, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon, pupunta ako doon sa bahay ninyo, pagalingin ko yung alipin mo. Sabi ng sinturyon, Panginoon, sabi niya, ako po ay taong may authority. Sabihin ko ganito, ganito ang gagawin ng alipin ko. Sabihin ko ganyan, ganyan ang gagawin. Halika dito, lalapit, punta ka doon, pupunta yung alipin ko. Dahil mayroon po kong authority, sabi niya. Ikaw, Panginoon, sabi niya, hindi mo na kailangan pumunta sa aking bahay. Sabihin mo lang. Okay, kaya sana lumago po tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Hindi na kailangang ugain pa tayo. Hindi na kailangang buksan pa lahat ng mga libro at mga diksyonary para lang makumbinsi tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Lumalim tayo sa pananampalataya. Nasa salita pa lang ng Panginoon, mga kapatid, ay wala nang pagtatalo. Okay?
So, kaming mga pastor, ganyan, pag may mga pag-uusap kami, mga kapatid, minsan magkakaiba ang aming mga opinions, pero pag may bersikulo na, wala na mga kapatid. Tapos na kasi lahat tayo po ay tumatayo sa bersikulo. Sana ganyan din tayo mga kapatid, na mga kasama na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung pangalawa mga kapatid, ay sa katauhan naman, ehemplo na nangyari kay Moses. Okay? Na kailangan natin ng pananampalatayang may gawa sa pamamagitan ni Abraham, kaya naging kaibigan siya ng Diyos. Pero tingnan niyo ang Diyos, nung nawala na si Abraham, naghahanap pa rin siya ng makakaibigan niya eh. Amen. Kaya huwag tayong malungkot, wala na sila Abraham, wala na si Moses, pero hanggang ngayon, naghahanap pa rin ang Panginoon ng magiging kaibigan niya. At sana, mga kapatid, dalangin ko na tayo pong lahat ay kaibiganin din itong Diyos na nag-offer sa atin ng friendship, mga kapatid. Ang pangalawa ay, mga kapatid, lagi tayong nasa Panginoon. We always come to God. Okay? Si Moses, mga kapatid, ay gumawa siya ng tabernakulo doon sa binasa natin at lagi siya doon sa tabernakulo. Okay? At ang Panginoon ay tahanan niya yun eh. So, siyempre, mga kapatid, nakikita ng Diyos yung mga tao na talagang interesado sa Kanya. Dahil hindi mo pwedeng sabihin interesado ka sa Panginoon, hindi ka nagpapakita sa kapilya. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Ha? Hindi po pwede yun. Kaya, kayong mga pinapapunta ko ditong nananalangin araw-araw, huwag kayong malungkot dahil, mga kapatid, nakikita kayo ng Diyos. Nakikita tayo ng Panginoon. Hindi nyo pagsisisihan yan isang araw, mga kapatid, dahil kinakaibigan ng Diyos. At nung laging ginagawa ni Moses yung ganon, amen, nakita ng mga tao, nasaksihan nila, ang Panginoon ay nakikipag-usap kay Moses, parang magkaibigan lang sila nag-uusap. Okay? Ha? Grabe. Pag nakita ka ng mga tao na friend ka ng Diyos, mag-iiba yung level ng respeto sa'yo kahit sino ka pa. Oo, kung nakita mo dito, kanwari, sa lugar ninyo. Okay? Meron doon talagang malapit sa Panginoon, mga kapatid. Naku, re-respetuhin mo yun eh, kasi kaibigan niya ang Diyos, mga kapatid. Kung meron kang taong kaawa, kung meron kang taong ayaw kaaway siya, at kung merong taong gusto mong kaibiganin siya dahil kaibigan niya ang Panginoon. Sana mabuksan po ang ating unawa, mga kapatid. Dahil maaaring hindi pasado sa inyo ang tao o qualification ng tao, pero if God qualifies it, mga kapatid, to be His friend, sino ka na sabihin mo, hindi, Lord, huwag mong kaibiganin yan, Panginoon. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, dahil si Lord nakikita niya po yung puso natin at isip natin. Kaya hindi natin pwedeng dayain. Ha? Hindi natin pwedeng dayain ng Panginoon dahil nakikita niya yung puso at isip natin. Eh. Kaya pag ang taong sinasamahan ng Diyos lagi, that means, yung tao ay mayroong malalim na relasyon sa Diyos. Marahil ganito din yung ginagawa ng tao, may pananampalataya siyang may gawa at lagi siyang presente sa ating Panginoon. So now, mga kapatid, nandito na tayo sa pangatlo. Okay? Pangatlong qualification na ito, paraan upang maging kaibigan natin ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, ang pangatlo, mga kapatid, ay nandito sa Book of Psalms, chapter number 25. Psalms 25, verse 14. Basahin ko sa ESV, okay? Version na ito, ESV. The friendship of the Lord is for those who fear Him. Okay, ayun na. Ayun na, malinaw mga kapatid. The friendship of the Lord is for those who fear Him and He makes known to them His covenant. Talagang
Talagang yung Diyos sa lumang tipan ay Diyos din sa bagong tipan. Dahil yun yung teksto natin, mga kapatid, sa John 15:15. Na sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo tatawaging mga servant because a servant doesn't know what his Lord does. Okay? But I call you friends for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Pinapaalam ko sa inyo, sabi ng Panginoon, because we are friends. Kaya nga sa Old Testament, mga kapatid, in the book of Psalms, mga kapatid, talagang ang Diyos nung lumang tipan at sa bagong tipan ay talagang iisa siya, no? Kaya, He makes known to them His covenant. Kaya nga, kapag meron kang alam na mga tipan, alam na mga plano, na misteryo sa iba, mga kapatid, iba ang takbo ng buhay mo. Okay? Kahit mahirap yung buhay ng tao, pag meron siyang alam na sinabi ng Panginoon sa buhay niya na hindi sinabi sa iba, iba yon confidence ng tao, mga kapatid. Okay? Ibang confidence. Ibang level nun, mga kapatid. Do, ang tingin ng iba, mayabang. Dahil ang hirap mo na nga, bakit hindi ka nagmumukhang mahirap? Di ba? Nagagalit sila sa'yo kasi mahirap ka, pero hindi ka mukhang mahirap. meron ako, nung bago pa lang ako, mga kapatid, sinabihan akong ganyan, ba't kasi ganyan lagi ang suot ko daw, mga kapatid? Dapat, butas-butas at kawawa, mga kapatid, hindi. Because I know something, mga kapatid, I know great things na binigay ng Panginoon. Hindi kawawa po ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga bagay na hindi alam ng iba. Kaya magpasalamat ka sa kinadami-dami ng taong may Biblia at may relihiyon, ikaw lang po tayo ang nakakakilala na nag-iisa ang Diyos. Sa kinadami-dami ng nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tayo lang ang nakaunawa na nakasulat naman sa Bible. Amen! At marami pang bagay, mga kapatid. Kaya iba ang level of confidence. Kaya naiinis ako sa mga Kristiyano na, di ba, yung laging kawawang titignan, mga kapatid. Ibig sabihin, wala kang alam na gagawin yung Diyos sa buhay mo. Okay, hindi po humbleness ang tawag doon. Hindi humbleness yun yung parang lagi kang kawawa. Hindi humbleness ang tawag doon, mga kapatid. Ha? Hindi niya naintindihan yung mga gagawin ng Diyos, kakayahan ng Diyos, at kapangyarihan, at kayamanan ng Diyos, na yung Diyos na yun ay sumasayo. Mga kapatid, dahil hindi ka magmumukhang kawawa pag maraming kapahayagan ng Diyos sa buhay mo. Amen, mga kapatid. Ha? Laging positive yan. Ha? Isang, kung mahirap man ang buhay mo, isang araw. Okay. Ayan, malapit na. Ayan, darating na. May bendisyon. Dahil ikaw po ay taong may naiintindihan, kapahayagan, hindi nung kung sino-sinong tao, kung hindi ang makapangyarihan sa lahat, mapagpala, mga kapatid, at dakila ang Panginoon. Kaya ang pangatlong paraan para kaibiganin siya, mga kapatid, at magkaroon ng kaibigan, ang Panginoon, ay yung mayroong takot sa Diyos. Okay? Hindi yung nagtatago, ah, hindi yung nanginginig, mga kapatid, hindi. Dahil yung word na fear ay hindi lamang yun. Kasi pag sinabing fear o takot, ang unawa natin ay yung tatago, mga kapatid. Yung na-paralyze na, hindi na nakagalaw. Hindi po ganun yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng takot dito, mga kapatid, ay yung respect or revere. Okay? So kung nire-respeto natin siya, amen, meron tayong paggalang sa kanya, mga kapatid. Kung meron tayong paggalang, mga kapatid, yun yung mga points para tayo ay kaibiganin ng Panginoon. Okay?
Hindi tayo kagaya ng iba na binibiro-biro lang natin yung pangalan niya, mga kapatid. Diba, may mga taong noon, lalo na nung wala pa tayo sa Panginoon. Diba, parang ano lang. Manood kayo ng mga movies. Hindi ko kayo in-encourage na manood ng movie, ha. Makikita niyo sa movie na may mga expression doon, mga kapatid. Ginagamit yung pangalan ng Panginoon na sinasabi ng banal na kautusan, simula pa lang sa lumang tipan, mga kapatid, yung bilin ng Panginoon na huwag gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero may mga tao, mga kapatid, na hindi nila alam. Kahit sa mga, ano, maganda yan, ginagamit natin yung pangalan niya dahil may kapangyarihan. Pero hindi lagi na kunting bagay, eh. Jesus na eh. Parang wala na eh. Parang laro-laro na lang dahil wala. Parang wala ng respeto. Pansinin ninyo, pag lagi-lagi na ganon, kahit sa gawain, sa panalangin, okay, nirespeto natin ng Panginoon, pero kahit sa mga maliliit na bagay, eh, siguro naman, mga kapatid, bigyan natin ng respeto ang patungkol sa Panginoon na yung bagayang level of respect, mga kapatid. Kaya nga, dito sa amin, ayaw na ayaw ko yung pag may nagpipray, eh, yung pray, amen, yung ano sinabi mo? O, di ba? Ayoko yun dahil parang hindi mo nire-respeto yung pangalan niya. Ayaw na ayaw ko yun dito. O, yan, mga taga Santa Cruz, mga kapatid, pag nagpipray sila yun, pray, amen. Hindi. Dahil hindi ko ginagawa yun. Hindi ko alam kung saan nila naririnig yung ganun na panalangin dahil tuwing maririnig nila ako, mananalangin ka ako, pansinin ninyo, pag binigkas ko yung pangalan ni Jesus, dahan-dahan at may paggalang, mga kapatid. Okay? Eh, paano ka kakaibiganin ng Panginoon pag wala tayong ganito, mga kapatid? Respeto, ano? Diba, napapansin nyo, may mga ganon? Na kapag nananalangin? Okay? Pag matatapos na, pray, amen. Ano? Wala ko naintindihan eh. Tapos sabi niya, ganun mo, bigkasin yung pangalan ko, sabi ng Panginoon. Samantalang, pag humingi ka ng dalangin mo, ang linaw-linaw, Panginoon, bigyan mo ako ng brand new na sasakyan, ang linaw-linaw. Ano? Bigyan mo ako ng mansion. Tamang spelling pa eh, sabi ni Lord eh. Pero pagdating sa pangalan ko, chung-ching-chung-chang na eh. Okay, so mga kapatid, yan yung mga puntos. Okay? Tingnan ninyo, katulad yan, mga bagay na patungkol sa Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng respeto sa Kanya. Eh, dito sa atin, di ba? Dito po sa amin, mga kapatid, kung may nanonood na hindi taga Santa Cruz, kinukuha ko yung mga cellphone ng mga naglalaro. Okay? Dahil hindi po pwede po na pumunta ka dito para sa gawain at sasamba tayo sa Diyos na ginagawa mo pa rin dito yung hindi dapat gawin. Okay? Kailangan meron tayong gano'n. Kaya nga sasabihin niyo, bakit may mga taong grabing sila pag magturo, grabe sila pag mag-ministry? Eh baka grabe din yung respeto nila sa Diyos, mga kapatid. Na hindi gaya ng ginagawa ng iba. Okay? Hindi niyo ako nakitang nagsipa ng upuan. Amen. Hindi ako niyo ako nakitang basta't lahat ng bunga ng panalangin na bigay ng Diyos, na lalong-lalo na sa kapilya, mga kapatid, yan ay tahanan ng Panginoon. Siyempre, ilagay mo yung sarili mo sa tama. Di ba, pinag-aralan natin yung ano? Behave yourself in the house of the Lord. Behavior in the house of the Lord. Sa Timothy, mga kapatid. Hindi pwede, bahay ng Panginoon yun, tapos ikaw pa rin yung nasusunod, hindi po pwede. Kailangan, mga kapatid, siya. Siya, hindi pwede. Na kung ano-ano lang yun nandiyan, kung ano-ano lang, hindi po pwede.
Okay? Lahat ng mga, kung may design man kayong makikita dyan, kung mayroon mga ano mangyari, ano yan? May usapan muna kami ng Panginoon. Hindi yan natisod lang na. Ba't kaya ganito? Tanungin niyo ako, may mga ibig sabihin lahat. No? Ha? May mga ibig sabihin lahat. Kasi nire-respeto natin, mga kapatid, ang Panginoon sa abot ng magagawa natin. Okay? Kaya nga, kapag nakuha mo yung kiliti ng Panginoon, tandaan mo, ha, lahat ng tao ay makasalanan. Ikaw at yung hindi natin kasama, makasalanan. Lahat ng tao. Pero pag nakuha mo yung gusto niya na ginagawa mo, meron siyang ibang trato sa iyo eh. Okay? Kaya nga merong salita ng Panginoon na kapag sinunod natin, mga kapatid, do pare-pareho tayong makasalanan, pero iba tayong makasalanan. Na tayo naman ay merong pag-asa yung buhay natin. May direksyon at isang araw, mga kapatid, ay makakasama natin ang Panginoon sa kanyang hinandang lugar para sa atin. Okay, kaya ngayon, simulan natin magkaroon ng respeto patungkol sa Panginoon, patungkol sa lalong-lalong na sa salita niya at kanyang pangalan, mga kapatid. Please lang. Okay? Please lang. Ayoko yung makakita mga Bible, tinatapon lang, mga kapatid. No, mga kapatid, respetuhin natin ang Panginoon. Okay? Tulungan tayo ng Diyos. Lahat ng patungkol sa Panginoon. Alam niyo noon, hindi pa ako pastor, mga kapatid, siyempre, membro. Nag-iika po din ako hanggang ngayon. Nag-iika po nga kami mga pastor. Nag-iika po at alay. Doon pa lang sa bahay namin, Sabado, ilalagay ko yung sa sobre, mga kapatid, yung ikapo ko at saka yung alay ko. Ilalagay ko yung sa sobre. At pag mananalangin ako ng gabi, mga kapatid, ng Sabado, dahil kinabukasan Sunday, kasama ko na yon bago matulog. Dahil i-offer ko yun sa kanya, mga kapatid. Besides na ilalagay ko yun sa offering basket na ipagpipray pa doon, mga kapatid. Dahil alam ko sa Bible, nabasa ko eh. Nabasa ko doon, sabi doon, the tithe is of the Lord and it is holy unto the Lord. Okay, mga kapatid. Kaya bago ko ihulog yon ng Sunday, Sabado pa lang, ay kasama ko na yun sa pagluhod, nakasubre yun sa puting envelope. Oh, nakaputing envelope na yon. At pagdating ko sa simbahan, kasi kasya yung ano eh, yung envelope na yun doon sa yung plastic na malaki. Ilalagay ko na lang doon, tapos isusulat ko na lang yung detalye. Hindi yung pagdating sa Sunday, mga kapatid, yung iba doon palang nag... Diba? Kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Oh. Hindi nila alam eh. Yung pala ay mahalaga sa Diyos. At nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos yan. Kung gaano mo pahalagahan yung mga bagay na pinapahalagahan niya. Dahil kung mahalaga din sa iyo ang Diyos, itong dapat mong tandaan. Kailangan mo ring respetuhin yung mga bagay na pinapahalagahan niya. Mga kapatid, ako ganun ako. Tapos yung pera na nilalagay ko doon, hindi yung mga pangit ah. Pinipili ko dahil alam ko kung kanino ko ibibigay eh. Nabasa ko sa Leviticus, sabi niya, it is holy unto the Lord. Banal sa Diyos. Eh kung banal sa Diyos, mga kapatid, importante yun sa Kanya. Kaya ang nilalagay ko doon, mga magaganda, yung mga parang itatapon sa basurahan, hindi ganun mga kapatid. Ha? Kasi meron tayong maling meron tayong maling pangunawa eh. Dapat alisin natin yung naiintindihan naman ng Panginoon, mga kapatid. Kung meron kang respeto at pagpapahalaga sa Diyos, naiintindihan mo ito. Hindi ka magbibigay ng mga bagay na alam mong ikaw mismo hindi ka aya-aya sa iyo. Okay?
Napaka-specific ng Panginoon sa pagbibigay. Pag-aalay, hindi. Porkit hayop. Sige na, hindi. Pag yung hayop mo may blemish na inaalay, ayaw ng Panginoon. Kaya kailangan kilala mo siya. Okay? Hindi, okay na yan. Basta. Yun yung sabi mo. Pero iba yung sabi niya eh. Okay? Kailangan kilala mo siya, mga kapatid. Ha? Mga ganun bang bagay? Ganun, mga halimbawa lang yun. Halimbawa lang yun. Along so many ways na pag-respect natin sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, yan ay pangatlo, mga kapatid. Pag meron tayong pag-respeto. Pag meron tayong paggalang. Ayan. Amen. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil the friendship of the Lord is for those who fear Him, revere or respect. Okay, so nawa simula ngayon ay magkaroon tayo ng paggalang sa Diyos at sa mga bagay na pinapahalagahan ng Panginoon. Pag nakita ng Panginoon kung gaano mo pahalagahan yung mga bagay na mahalaga sa Kanya, yun ay isang napakalinaw na pagrespeto. Okay? Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. So, ang pang-apat, mga kapatid, ay ito. Sa Proverbs 22, verse 11. Okay, sabi dito, mga kapatid, "He that loves pureness of heart, for the grace of his lips, the king shall be his friend." Hallelujah. He that loves pureness of heart, for the grace of his lips, the king shall be his friend. Okay? Grabe. Yun ay assurance talaga. Magiging kaibigan mong hari. Amen. Kung tayo ay merong ganito. Anong ibig sabihin nito? Para malinaw at maiksi na lang, mga kapatid, itong pangapat, kailangan sincero. Sincere. Pure. Okay, pag sinabi kasing sincere, ang ibig sabihin nun ay ang yung honey. Yun. You know, yun ang definition nun ay doon nagmula yun talaga eh. Yung pagtatanggal ng wax sa honey. Okay? Okay? Yung parang honeycomb, mga kapatid. Yung word na sincere, parang sineparate mo, tinanggal mo yung mga latak-latak doon, natira na lang yung honey. So, naging pure. Okay? Doon po nagmula yung word na sincere. Okay? Yung pureness and sincerity. Okay? Ha? Hindi pure wrong, ha? Hindi sincerely wrong dahil parehas mali yun. Meron din, mga kapatid, na mga naglilingkod sa Panginoon, they are sincere. They are sincerely wrong. Okay, siyempre, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga bagay na ayon sa kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, yung pang-apat, para maging kaibigan tayo ng Panginoon, kailangan sincero tayo. Okay? Totoo tayo sa Kanya, mga kapatid. Yun ang napakahalaga. Okay? Sa pakikipag sama ko sa Panginoon, mga kapatid, ito yung pinakita niya sa aking napakahalaga. Ulitin ko, mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan. Kung hindi kita makumbinsi, mga kapatid, kung hindi kita makumbinsi, sabi ng Book of John, mga kapatid, sa Epistle of John, hindi sa Gospel, ha, sabi doon, kung merong taong magsasabing wala siyang kasalanan, sinungaling siya. O, doon pa lang, nagkasala ka na. Okay? Pero, mga kapatid, ang sabi sa akin ng Panginoon, ito yung isang mahalaga sa akin, yung sincerity. Okay? Gawin ko kayo ng halimbawa.
para makuha niyo ako at makuha niyo ako sa point na ito, mga kapatid. Ulitin ko, ha, lahat ng tao ay makasalanan, pero bakit may mga taong sinasamahan ng Panginoon? Okay? Lahat ngayon nagkasala. Ayaw marinig ng iba ito, eh. Kasi ano daw sila, eh. Hindi daw sila nagkakasala. Sabi ni John, mga kapatid, sinungaling daw yun, mga kapatid. Kaawaan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Pero bakit may mga tao na sinasamahan ng Panginoon? Maybe they are sincere. Okay? Dahil may mga tao nagpo-project na hindi sila, eh. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Yun, hindi sincere yun. Marami kayong mababasa sa Bible. Isang halimbawa, mga kapatid, bago ko basahin yung ano, patungkol kay Zacchaeus kasi yung gagamitin ko sana. Yung taong pumunta sa templo, naalala nyo yun? Dalawang taong pumunta sa templo, isang Pariseo at isang taong publikano. Ang publican sa Bible is representing sinner. Okay? So, dalawa sila pumunta sa templo. Pareho silang nanalangin. Okay? Pareho silang nanalangin. So, nung nanalangin yung Pariseo, sabi niya, Panginoon, sabi niya, salamat. Oh, sige, nananalangin, ano? Tapos sabi niya doon, mga kapatid, sa kanyang panalangin, ako ay nag-aayuno. Ako ay gumagawa ng mabuti, Panginoon. Ako ay nagbibigay ng limos. Ako'y nag-aayuno. Ito yung sinabi ng isa, mga kapatid. No? Hindi ako kagaya nung isa dyan. Sabi. So, kagaya niyang kasama ko. Mga kapatid. So, palagay niyo, nanalangin ba siya? Parang sinabi niya lang kay Lord kung sino siya. Pero hindi sinabi ni Lord na mali yung sinabi niya. Na, op, yung sinabi mo, mali. Hindi sinabi, mga kapatid. Sinabi niya kung gaano siya kabuti. Pero hindi siya naging tapat sa kanyang puso at sa kanyang sarili sa harap ng Panginoon na siya ay taong may pangangailangan sa Panginoon. Dahil lahat po tayo ay makasalan. Imaginin mo, mga kapatid, hindi na natin kailangan ng Diyos. Tandaan niyo yan. Hindi mo na siya kailangan. Hindi na tayo kailangan magsimba pa. Pag yung kabanalan natin ay naabot na natin yung kabanalan ng Diyos, ba't pa tayo magsimba? Pero kaya tayo pumupunta sa simbahan dahil tuturuan pa tayo. Hindi yung sarili yung ipoproject natin, kung hindi ang Panginoon, mga kapatid, ang ipoproject natin. Kaya pa tayo dumadalo dahil nagpapalinis tayo. Kaya pa tayo dumadalo, mga kapatid, dahil gusto pa nating makilala ng malalim ang Panginoon. Okay, kaya imagine ninyo, pag naabot na natin yung kabanalan ng Panginoon, mga kapatid, wala na, ano pang kailangan? Ano pang kailangan mong gawin, mga kapatid? Doon na lang tayo sa bahay natin. Kaya nga, magpasalamat tayo. Okay? Somehow, mga kapatid, mayroon pa tayong pangangailangan na kailangan idulog sa Diyos. Kagaya nung isang kasama nung Pariseo. Sabi niya, Panginoon, hindi daw, sabi ng Bible, hindi niya maitingin yung ulo niya sa Panginoon, nakayuko siya. Okay? Halos nakadikit yung baba niya sa kanyang dibdib dahil alam niya sa sarili niya. His pureness. Ah, Pastor, akala ko ba makasalanan siya? But pure? He is sincere. Okay, napakalinaw na pinapakita niya kung sino siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. Okay? Oh, kaya yung Pariseo na nanalangin, hindi niya kailangan ng Panginoon. Eh. Samantalang yung isa, it is very clear to him, I am a sinner, I need you. Mga kapatid, napaka-sincere niya. Una, totoo siya sa sarili niya.
Totoo siya sa harap ng Panginoon, mga kapatid, na siya ay taong makasalanan. Kaya ngayon makikita ninyo, sa dalawang example na ito, sino ang tinulungan ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, umuwi itong dalawa, pero itong makasalanan lang ang umuwi, na taglay ang awa ng Panginoon hanggang sa bahay nila, mga kapatid, na iuwi niya yung awa ng Diyos sa buhay. So see, mga kapatid, look at the difference. Okay? Kaya nga, matuto po tayo. Mag-aral tayo. Amen. At kailangang ipakita natin sa Panginoon. Kaya hindi po pwede na may pangangailangan ka, tapos relax ka lang sa Panginoon, mga kapatid, sa church. May mga taong may pangangailangan, minsan nakakainis dahil parang wala silang kailangan. Nakaano lang. Dapat, pure tayo, sincere tayo. Kapag alam ng Diyos na may pangangailangan ka sa Kanya, ipakita mo naman. Mga kapatid, mayroon ka palang kailangan eh. Oh. Okay, hindi ako. Bahala ka, Lord. Trabaho mo naman eh. Trabaho mo yan. Eh, mamaya, magpipray si Pastor. Kaya sagutin mo yung panalangin ni Pastor para sa akin. Eh, makapangyarihan ka naman. Hindi ganun, mga kapatid. Okay? Ipakita natin sa Panginoon. Ipakita mo. Okay? Hindi masamang may pagtangis. Okay? Hindi masama. Eh, yun yung mga tinitignan ng Panginoon. Okay? May pangangailangan ka sa Panginoon. Lalo kang sumamba. Lalo kang manalangin. Lalo kang magpuri. Dahil alam mo sa sarili mo at sa harap ng Diyos na meron kang pangangailangan. Be sincere, mga kapatid. Be pure. Oh, sincere. At ang sabi ng Proverbs, mga kapatid, the king shall be his friend. Kaya, paano ka bigyan ng Panginoon sa kahilingan mo kung hindi mo naman pinapakita na talagang may pangangailangan ka? Unang-una, hindi mo kayang dayain yung sarili mo. Okay? Eh, Pastor, kasi okay naman na ako eh. Oo, pero yung asawa mo okay ba? Anak mo okay ba? Pamilya mo okay ba? So kung may pangangailangan ka sa Diyos, dapat ipakita mo sa Kanya. Okay? Sa oras ng worship, show to Him that you need Him. Okay? Dahil hindi mo maitatago sa sarili mo at hindi natin maitatago lalo na sa Kanya. Mga kapatid, kaya kung may kailangan tayo sa Panginoon, be sincere, mga kapatid. No, nababawasan tayo, mga kapatid. Ang example ko dito po ay si Zaccheo. Ito ay publikano. Makasalanan talaga ang pag-project sa kanyang buhay, mga kapatid. Okay? Sa Luke chapter 19, verse 1 to 9. Okay? Dito, mga kapatid, nung dumaan ang Panginoon sa Jericho, mga kapatid, i-ano ko na lang, no? Para mabilis tayo. Dahil maubos na yung oras natin. Sabi dito sa verse 2, mayroong taong nagngangalang Zaccheus, which was the chief among publicans. Sabi ko kanina, yung ginamit kong example na publican, pag sinabing publican sa Bible, ay makasalanan. Dito, mga kapatid, Zaccheus was the chief pangulo ng mga publikano. Okay? Kaya maraming nag-complain kay Lord noong may ginawa kasi ang Panginoon, tingnan natin ha. And he sought to see Jesus. Pero ninanasa niyang makita ang Panginoon kung sino ba talaga siya. Tingnan mo yan ha. Ganyan ba tayo kay Zaccheo? Yun na nga, Pastor, eh. Hindi naman ako kasing sama ni Zaccheo, kaya relax lang ako, Pastor. Eh, kaya pala, hindi malapit sa'yo ang Panginoon. Si Zaccheo naman, mas makasalanan siya kaysa sa'yo. Pero yung nasa ng puso niya, sabi niya, dadaan ng Panginoon,
hindi pwedeng hindi ko siya makita. Kaya pagdadalo tayo sa gawain, mga kapatid, dapat meron tayong ugaling, hindi pwedeng hindi ko ma-meet ang Panginoon. Okay? Makasalanan po ito. Grabe. Okay, mga kapatid? Tuloy natin. Hallelujah. He was rich and he sought to see Jesus who he was and could not for the press. Wala siyang magawa. Maliit siyang tao. Hindi niya makita, mga kapatid. Pero tingnan niyo yung sincerity niya. Okay, na makita ang Panginoon because he was a little of stature. Pag tayo, ay wala eh. Pasensya ka na, Lord. Di kita maano ngayon dahil naunahan nila ako sa harap. Sila na yung nakapag-worship. Ba't ka ba makapag-worship sa likod ng simbahan? Panginoon, naunahan na nila ako. Kailangan, doon ako sa iyo. Mga kapatid, walang ganun sa taong sinsiro sa Panginoon. May paraan ang taong sinsiro. Tandaan niyo yan, mga kapatid. May paraan. Nasubukan ko rin na mawalan ng pamasahe. Okay? Nilalagnat pa ako noon. Naglakad po ako. Umaambon. At sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, tignan mo kung gaano kita kamahal. Nilalagnat ako noon. Wala akong pamasahe. Naglakad ako, umaambon. Pinagpayong ko yung Bible ko na leather, mga kapatid. Ang taong sinsiro, mayroong paraan na makita, masaksihan ng Panginoon. Eh ganyan dapat tayo tuwing dadalo tayo ng gawain, mga kapatid. Kaya ngayon, nakikita nyo na, the demarcate, ang pagkakaiba ng mga taong, bakit may mga taong malapit sa kanila ang Diyos? Bakit may mga taong hindi? Dapat nakikita natin ito, mga kapatid. Okay? Because he was little and he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him. Umakyat siya sa punong sycamore. At ang sabi nila, ang sycamore tree ay parang kamatsili na maraming tinik, mga kapatid. Pero it doesn't matter. Basta makita ko ang Panginoon, mga kapatid. Ganyan siya kasinsiro. Tingnan ninyo, mga kapatid. It pays off. Okay? Pag ganito ang ugali natin, ulitin ko, makasalanan ng lahat, pero ang ugali natin, napaka-sinsiro tayo sa Panginoon. Amen. Napaka-pure natin sa Panginoon. Mamaya, sasabihin niya sa Panginoon. Sasabihin niya sa Panginoon. Okay? Sabi niya, for he was past that way, sabi niya. And when Jesus came to the place, he looked up. Tingnan mo, alam ng Panginoon kung saan siya titingin. Tandaan mo yan. Ayaw mong sabihin, Lord, baka hindi mo ako makita dito. Kung sinsiro kang tao, makikita ka ng Panginoon kahit nasaan ka. O, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tinignan siya ng Panginoon and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down. Huwag ka na magpakatagal dyan. Huwag ka nang maghirap dyan sa kalagayan mo. Maraming tinik dyan. Bumaba ka na dyan. Sabi ng Panginoon, nakikita ng Diyos ang kalagayan ng mga taong sinsiro, mga kapatid. Amen. Hallelujah. For today, I must abide at thy house. Kita mo yan? Chief among publicans. Siya ang napili ng Panginoon na samahan sa bahay niya, mga kapatid. Aksidente ba? Hindi. May nakita ang Diyos sa kanya. O purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Tignan natin kung gaano siya kasinsiro. Ituloy natin, mga kapatid. Ha? Dahil meron akong gustong ipakita sa inyo eh. And he made haste and come down and receive him joyfully. Tinanggap niya ang Panginoon ng may kagalakan. Ganyan ba tayo? Nakikita ba ng Diyos sa atin yan? Sinsiro ba tayo sa Panginoon? Tinatanggap ba natin lahat sa Diyos ng may kagalakan? See, no wonder why may ibang trato ang Diyos sa ibang tao. Hindi po pantay-pantay. Hindi po. Basahin niyo yung Biblia. Hindi lahat pinagaling ng Panginoon sa Biblia. Tandaan niyo yan. Hindi lahat na bindisyonan, mga kapatid. Dahil kumpurmi. Amen. Ha? Nasa atin eh.
Okay? Kung paano natin siya itrato. Oh, paano tayo, paano magiging malapit sa atin ang Panginoon? Ang lahat naman ng mga binibigay niya sa atin, ginagawa niya ay hindi natin tinatanggap ng may kagalakan. Ang hirap sa loob. Nagdadabog pa, mga kapatid. Paano kaibiganin ka ng Panginoon? Pag inis na inis ka. Wala, mga kapatid. Natulungan tayo ng Panginoong Diyos. Amen. And when they saw it, tingnan ninyo ha, nagkaroon ng bulung-bulungan ng mga tao dahil ginawang guest, mga kapatid. Amen. Ha, doon sa bahay ng isang makasalanan. See? Sa verse number 7. Doon pa siya pumunta, sabi ng mga tao. Yan ay sobrang makasalanan niyang Sakyo. Oh, kaya it doesn't matter kung anong sasabihin ng mga tao. Oh, pag yung tao sinasamahan ng Diyos, nakita ng Diyos yung puso niya, nakita ng Diyos yung isip niya. Eh maraming mga tao eh, ba't si ano yan ah? Ano yan eh? Ganito yan eh. Pero mga kapatid, mas alam ng Diyos yung puso nating lahat at isipan natin. Okay, tuloy natin. Verse 8. And Zacchaeus stood. Ito na, tingnan nyo ah. Tignan ninyo siya, mga kapatid. Hindi siya naglihim. Parang yung publikano na nanalangin sa templo kanina sinasabi ko. Sabi niya, and said, Lord, tingnan ninyo kung gaano siya kasinsiro. Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Tingnan nyo, inaamin niya yung kalukuhan niya. I mean, Lord, kung mayroon man akong ginagawa sa mga tao, ako ano nung ginagawa ko sa kanila, sabi niya. At least pag tumatanggap ako, sabi niya, Panginoon, yung kalahati binibigay ko po. That's what we call pureness. Mga kapatid, hindi dahil yung umakyat lang siya, hindi. Alam ng Panginoon na nagsasalita itong taong ito, hindi niya dinadaya yung sarili niya, at hindi niya kayang dayain ng Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, I am a publican, I am the chief among sinners. Sa mga ginagawa kong panggugulang sa mga tao, Panginoon. Hindi niya nililihim ako. Talagang lantad niya sinabi sa Panginoon. Panginoon. Okay? Ganun sabi ng Panginoon, tingnan ninyo ha. And Jesus said unto him, this day is salvation coming to this house. For so much as he also is the son of Abraham. Naalala ko tuloy, mga kapatid. Okay, mag-overtime tayo ng konti ah. Naalala ko tuloy yung babaeng na sa balon. Naalala niyo? Okay. No. Yung pukpuk, mga kapatid, oh, ayan oh. Mas malinaw na salita. Yung babaeng pukpok sa balon, nag-iigib ng mainit na panahon, alas 9 hanggang alas 12 dahil wala nang, ang nag-iigib noon ay mga babae. Kaya kapag ang pag-iigib doon ay maaga, malinaw ang tubig at hindi mainit, siyempre. Okay? Disyerto yun eh. Kaya ang pag-iigib nila ng tubig ay hapon tsaka maagang maaga, hindi mainit at siyempre yung tubig, malinaw, mga kapatid, hindi nagalaw ng magdamag eh. Pero nag-igib siya ng tanghaling tapat dahil ayaw niyang may makasama. Alam niyo naman siguro yung istorya nito eh. Sa John chapter 8 yata ito. Sabi ng Panginoon, babae, sabi niya. Ito yung sabi ng Panginoon, mga kapatid. Papuntahin mo dito yung asawa mo, sabi ba niya? Sabihin mo sa asawa mo. Basta sa yun, may patungkol sa asawa eh. Sabi ng Panginoon doon sa babae. Papuntahin mo yata, mga kapatid. Ano? Wala na kasi tayong time eh. Pero ang sabi ng babae ito, mga kapatid, Panginoon, sabi niya, wala po akong asawa. Okay? Dahil lang totoo, tinitignan ng Panginoon kung sinsiro siya.
Bakit di ba alam ng Panginoon na nangyayari lahat? Alam niya. Pero ba't kanya tinatanong? Alam niya kung ano yung nasa puso mo. Alam niya kung anong kalagayan ng buhay mo. Alam mo kung ba't kanya lang tinatanong? Simple lang. Tinatanong kanya kung sasabihin mo talaga yung totoo. Ang sabi ng babae, mga kapatid, pukpuk ito ha. Ito kanina, si Zaccheo, chief among publicans. Sabi ng babae, pukpuk, Panginoon, wala po akong asawa. Anong sabi ng Panginoon? Mabuti ang sinabi mo. See? Sabi niya, dahil yung kinakasama mong lima, hindi mo asawa yon, sabi ng Panginoon. Look at the sincerity. Forget about the sin. We are all sinners. Look at the sincerity, the key to attract the Lord, mga kapatid. And look at how sincere the Lord to a sincere person. Grabe, mga kapatid. Doon nasaksihan ng babae na yung kausap niya ay hindi ordinaryong tao. Okay? At imbis dadaan lang sila doon sa Samaria, tumagal sila doon dahil sa babae. Nagturo pa ang Panginoon doon, mga kapatid. Pinapaalis na nga siya ng mga alagad. Ano pang ginagawa natin dito, Panginoon? Oh. Pero dahil sa sincerity ng babae, nanahan doon ang Panginoon sa Samaria. Nakinausap niya, tinuruan niya yung mga taong hindi niya dapat kausapin. Ha? Basahin niyo sa John chapter 8. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. No, yun ang susi. Sabi doon sa Proverbs 22:11, the king shall be his friend. And finally, number 5, mga kapatid, tapusin na natin ito. Last na eh. Siyempre, iba na naman sa next Thursday. Overtime tayo ng konti ha. Panglima, mga kapatid, ay sa John chapter 15, verse 14. Yung text natin, John 15, verse 15. Pero panglima, mga kapatid, makikita natin sa New Testament na, mga kapatid. Amen. Sa John 15, verse 14, and you are my friends if you do whatsoever I command you. Malinaw, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, kaibigan kita pag ginawa mo yung pinapagawa ko sa iyo. Tanong, mga kapatid, ginagawa ba natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Okay. Verse 15, henceforth I call you not friends, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Okay? Ang panglima, napakalinaw, mga kapatid, na para maging kaibigan ng Panginoon ay pagsunod sa Kanya mga bilin. Our obedience to His Word. Ang linaw, mga kapatid, sa New Testament, napakalinaw, straightforward. Okay? Dahil yung number 1, number 2, number 3, number 4, nasa versikulo talaga sa Bible yun, ano? Pero yung panglima, mga kapatid, napakalinaw na. Pag ginawa mo yung pinapagawa ko sa iyo, sabi ng Panginoon, kaibigan. Okay? Gusto mo bang maging kaibigan ng Panginoon? Gawin po natin. Okay? Alamin mo yung disenyo mo, purpose ng Panginoon sa buhay mo. Gawin mo yun. Ikaw lang ang gagawa nun, mga kapatid. Mayroon tayong tinatawag na specific or personal will of God. Kailangan malaman po natin yun. Ba't ka nasa church? Para palitan ko si pastor. Hindi, mga kapatid. Huwag mo munang palitan. Baka magpastor ka sa ibang lugar. Alamin mo. Okay? At pag ginawa mo yun, amen. Yun ay pagsunod sa kalooban ng Diyos na disenyo niya sa buhay natin. Unique po tayong lahat. Tandaan natin yan, mga kapatid.
May mga bagay na dapat pare-pareho tayo ayon sa Bible. Pare-pareho ng bautismo, pananampalataya, doktrina, pero meron tayong bilang parte nga ng katawan eh. Sabi ng Panginoon, ayan, para malinaw, eh, hindi lahat mata, hindi lahat bibig, hindi lahat. Kaya nga kailangan alam natin. Dahil hindi mo masusunod ang Panginoon na hindi mo alam kung ano ang parte mo sa katawan ni Kristo. Hindi mo siya masusunod. Okay? Kaya kailangan alamin mo yun. It is for you to discover. Sasabihin naman ng Diyos, maririnig mo yan sa pangangaral. Basta't nakabukas lang ang iyong spiritual na pandinig. Amen. Wag lang itong nakabukas lahat ng ating spiritual senses. At malalaman mo kung ano ang trabaho mo. Dahil yan din ay tinanong ko sa Panginoon. Panginoon, ano ba talagang trabaho ko dito? Okay? So sinabi ng Panginoon, hindi ako makapaniwala. Dahil pinakita niya lang yun sa vision, yung trabaho. Until mga kapatid, in-invite ako noon. Member pa lang ako, in-invite ako ng pastor na mangaral. Brad, nag-usap na kami ni pastor, pumunta ka dito. Punta ako sa bahay nila. Akala ko magkwentuhan lang kami. Okay, yung vision ko kasi nagpapakain ako ng mga tupa sa vision. Siguro nakita ng Panginoon, gusto ko talagang malaman kung ano talaga yung part ko. Hindi naman sasabihin sa'yo ni Lord pag hindi sincere yung puso mo. Lord, ano bang trabaho ko sa church? Hindi ka naman sincere, hindi niya sasabihin. Pero pag nakita ng Panginoon, sincere yung puso mo na malaman kung ano ang trabaho mo, tatanggapin mo, sasabihin niya. Sabihin. Okay? Nag-aabot ako. Kumukuha ako ng tuyong dahon. Di ko makalimutan ito, siyempre, mga kapatid. May isang tangbak na tuyong dahon. Halo-halo yun. May mga dayami, mga tuyong dahon. Kumukuha ako doon at inaabot ko. Tuyo yun, ha? Tuyo ko kinukuha. Pagdating na sa bibig ng mga ano, pag isusubo ko na sa bibig ng mga tupa, mga kapatid, nagiging green na. Green na. Nagulat din ako, eh. Napakalinaw kong nakita yun, mga kapatid. Tuyo ko kukunin. Nakatambak sila doon. Pag iaabot ko na sa mga tupa, isa-isa mga kapatid, nagiging green na. Sabi ko, naku, magpapastor ba ako, kako? Hindi ako makapaniwala, ah, mga kapatid. Okay, that was 2000. Year 2000, mga kapatid. Year 2000. So, 22 years nang nakalipas. Nung tinanong ko yun, okay, year 2000. So doon binigyan ng Lord yung vision. 22 na, 22 years nang nakalipas, mga kapatid. Inaabot ko sa Panginoon. Eh, siguro hindi binibigay ni Lord yung vision na yun nung hindi ko tinatanong. Kaya tanungin nyo. Tanungin nyo si Lord. Huwag kami ang tanungin ninyo. Tanungin nyo si Lord. Kung sinsiro yung puso ninyo na gawin ninyo yung ipapagawa niya, sasabihin sa inyo ng Diyos yan, mga kapatid. Ang Diyos po natin ay buhay. Okay, so nung hindi ako makapaniwala, maya-maya pagkatapos kong manalangin, mga kapatid, matapos kong makita yung vision, ayun na, may tumawag na. Sabi niya, Brad, sabi niya, ang cellphone pa noon, eh, yung mga Nokia eh. Brad, punta ka dito, usap na kami ni pastor mo. Sabi nung pastor, pumunta ako naman. Gusto ko eh. Kausap yung mga pastor din. Sabi niya, pagdating ko doon, kwentuhan lang muna kami. Tapos mamaya, oh, sa Sunday, ito ang preach sa amin, ha, sabi. Okay. Natulala na ako mga at biglang ayun na yung vision na pinakita sa akin ng Panginoon. Ayun na, nakita ko ulit. Eh, gusto ko nang umiyak doon, tutulo na sa inlo ko pero pinigilan ko dahil hindi ako maintindihan nung kausap ko eh, sila pastor doon. Kaya ang ginawa ko mga kapatid, pauwi, naglakad na lang ako eh. Hindi na ako sumakay ng jeep, pauwi. Oo, pauwi. Sa church ako nakatira noon eh. Sa church. Pauwi na lang ginawa ko, naglakad na lang ako, nagmumuni-muni ako, natutulala ako, hindi ako makapaniwala, Panginoon, gagamitin mo ako, mga ngaral. Naglakad na lang ako pauwi. Tumigil pa ako doon sa isang tulay. Isang tulay doon. Tumigil ako doon, mga kapatid. Sabi ko, Lord, gagamitin mo ako, mga ngaral. Hindi ako makapaniwala. Mga kapatid. Amen. So, mga kapatid, let us obey the Lord. May disenyo siya sa atin. May disenyo siya sa atin. Kami ito, nasumpungan namin.
Inalam namin at ngayon ay narito kami. Sumusunod kami sa disenyo ng Panginoon sa amin. Hindi ka sumusunod sa Diyos pag ginagawa mo lang yung gusto mo sa paglilingkod. You are just serving yourself kung ginagawa mo lang yung gusto mo. Ang totoong pagsunod sa Diyos ay ginagawa mo yung gusto niya. That is for you to find out, mga kapatid. Alamin mo. Marahil ngayon, mga kapatid, ipakita mo sa Diyos. Gusto mo talagang malaman kung anong part mo sa church. At pag nakita ng Diyos yung sincerity mo, at nakita ng Diyos na susunod ka, buhay ang Diyos, sasabihin niya, mga kapatid. Sabihin. At sumunod ka. Dahil pag sumunod ka, sabi ng Panginoon, mga kapatid, you are my friends if you do whatsoever I commanded. Ngayon, mga kapatid, lima. Tapusin na natin itong part na ito on how to be friends with God. Alam na natin kung paano maging kaibigan ng Panginoon. I think this is enough upang maging kaibigan ng Panginoon. Kaya ulitin ko, sa Diyos walang problema, gusto niya tayong maging kaibigan. Sa atin, mga kapatid. Handa ba tayong maging kaibigan ng Panginoon? Gawin po natin ang kanyang mga bilin at kakaibiganin tayo ng Diyos. Sino ka man, ano ka man sa iyong nakaraan, amen, may pag-asa sa piling ng Panginoon. At walang papabayaan ng Panginoon na kanyang mga kaibigan. Yan yung itutuloy natin sa susunod. Ipapakita natin kung anong ginawa ng Panginoon sa kanyang mga totoo kaibigan. Kaya magandang kaibiganin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Panginoong Diyos. All glory belongs to our Lord, mga kapatid. Pasensya na kayo, nag-overtime tayo ng mga ilang minuto, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. God bless you. Nawa, maging kaibigan nating lahat ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Gawin natin yung mga qualification na hinihingi niya at magiging kaibigan natin ang Panginoon. Totoo siya sa kanyang salita. Amen. Totoo siya sa kanyang salita. Siya ay tapat na kaibigan. Sabi nga ng Bible, He is a friend that sticks closer than a brother. Higit pa siya, mga kapatid, sa kapatid. Dakila ang pakikipagkaibigan ng Diyos. Tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah. And help me give God the glory, mga kapatid, sa gabing ito. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Pinupuri ka namin at sinasamba. Tinataas ka namin, Lord, sa aming mga buhay. Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, salamat, Panginoon, sa biyaya mo, kabutihan mo, Lord, sa napakagandang alok mo sa amin na matawag na kaibigan, Panginoon, ay napakadakilang karangalan. Maraming salamat, O Diyos. Lord God, sapagkat hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, alam namin sa aming mga sarili, tunay nga, Panginoong Diyos, na wala kaming maililihim sa iyo, Panginoon. Ngunit, Lord God, sa iyong biyaya at habag, Panginoon, patuloy mo kaming inaabot. Hanggang sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat. Lord, tulungan mo kami. Nais ka naming maging kaibigan, Panginoon, gaya ng kagustuhan mo. Sapagkat ikaw ang totoong kaibigan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Na mas nakakakilala at mas makakatanggap sa amin kung sino kami, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Salamat, dakilang Ama. Maghari pong salita mo na aming napakinggan sa aming mga puso't isipan. Tulungan mo kami, Lord God, manatili sa kalooban mo, Panginoon. Ayaw po naming mawala sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya Lord, dalangin namin, Lord God, na patuloy ka na awang gumawa ng paraan. Magturo, Lord God, magpaalala upang manatili kami maglilingkod sa iyo, Lord. Hilahin mo kami ng iyong presensya at ng iyong kabutihan, Lord God, sa paglilingkod sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, Lord God, sa anumang aming kinakaharap. Lord, I pray, Lord God, na tulungan mong iyong mga anak sa kanilang mga kahilingan at pangangailangan, Lord. In the name of Jesus, Lord God, have mercy, Father. We need you, Lord. We need your favor. Bless your church, Lord. Bless your people, I pray.
na namang gawa ng kaaway, Panginoon, na walang tigil na gusto kaming mawala, Panginoon, ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Lord, at kinakalagan namin na makapangyaring pag-ibig mo at kalooban mo. Na Lord God, yan ang bagay naman na ayaw kaming pawalan at gusto kaming manatili, Panginoon, sa iyong gawain. Lord, salamat po. Sambahin ka, luwalhatiin ka, dakilang Diyos. Salamat sa gabing ito, Lord, sa tagumpay. Lord, all glory, honor, and praise belongs to you, Lord. Ingatan mo pong bawat isa. Layo mo kami sa kapahamakan, Lord. Layo mo kami sa gawa ng kaaway. Tulungan mo kami at ipakita mo sa iyong mga anak, Panginoon, ang magagawa mo, Lord God, sa mga taong patuloy na naglilingkod sa iyo, Diyos. Lord God, igawad mo po ang pagpapala sa bawat isa. Kapatawaran, Lord, kaunawaan, karunungan, paglago, Panginoong spiritual, paglago sa pananampalataya. Tulungan mo po kami, Lord God, manatili, O Diyos, sa iyong dakilang kalooban. At dalangin ko rin sa gabing ito, Panginoon, ang kagalingan, Panginoong Diyos, kay Sister Mercy, tihada in the name of Jesus. I pray, Lord God, ang iyong mapagpalang kamay na maramdaman niya sa oras na ito, Lord. Ipuin mo po ang kanyang katawan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang kamay na yan, O Diyos, na siyang hihipo sa kanya, Lord, ay magsasaway ng karamdaman. At ang iyong dakilang kamay na yan ang magbibigay, Panginoong Diyos, ng kagalingan sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, purihin ka, O Diyos, at luwalhatiin ka sa kanyang kagalingan. Maraming salamat, Lord. Maghari ka, Lord God, sa iyong mga anak. Maghari ka sa iyong gawain. Maghari ka sa aming mga pamilya. Maghari ka sa aming mga buhay. Lord God, luwalhatiin ka, O Diyos. Lead us continually upang mailid namin ang iyong church, Panginoon, ayon sa kalooban. Salamat, Panginoon. Lord God, we claim all these things, Lord. We worship you, we magnify your name. Lord, thank you for the victory. Thank you for your favor, Lord. Thank you for your healing. Thank you for the answered prayer. Blessed be your name. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa iyo, nag-iisa at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless you all, mga kapatid. Palain tayo ng Panginoon, mag-ingat tayo upang lalo tayong ingatan ng Diyos. Ngayon manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Tanggapin mo nawa ang kasagutan sa iyong panalangin. Amen. At sumahating lahat ang bendisyon ng Panginoon. God bless you all. Maglingkod pa tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Habang nabubuhay. God bless you everyone, mga kapatid. All glory belongs to our Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus.